Good day mga boss! Welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay babiyahe tayo ng San Fernando, Pampanga. Tara, samahan niyo po kami. Let's ride and roll! Pero bago po ang lahat, sa mga bago po sa channel na ito, gumagawa po tayo ng mga vlog tungkol sa aming mga rides, travel, food at entertainment. Kung trip niyo yung mga ganitong content, i-consider niyo na po na mag-subscribe. Pindutin niyo na din po ang bell button para kayo po makaunang makapanood sa susunod nating video. Libre po yan, walang bayad, kaya pindutin mo na. At ngayon po ay nakarating na po tayo sa San Fernando Train Station. Isang makasaysayang train station. Ang istasyon ay pinasinayaan ni Governor General Eulogio Despujol at Bernardino Nosaleda, ang Arsobispo ng Maynila noong Pebrero 23, 1892. Noong June 27, 1892, si Jose Rizal ay bumaba mula sa istasyong ito upang makilala ang ilang mga rekrut para sa La Liga Pilipina. At kinabukasan, nagtungo sa Bacolor, Pampanga. Yan, dito po natin makikita kung gano'n na po katagal ang istasyon na ito. Noong Abril 1942, during the Bataan Death March, ang istasyon ay nagsilbing tuldok ng pagtatapos ng 102 kilometrong marcha mula sa Bataan, kung saan ang mga Pilipino at ang Amerikanong bilanggo ng giyera ay naihatid sa Kapas sa Tarlac patungo sa Camp O'Donnell. So sa mga hindi po nakakaalam, ito po yung huling naging lugar ng istasyon na to nung Death March na nilakad ng mga Pilipino at Amerikano mula Maribeles, Bataan. At yan po, sa nakikita nyo po, pag dumalaw po kayo sa lugar na to, bibigyan po nila kayo ng parang pamphlet or ayan, passport na nilalagyan nila ng sticker ng mga lugar pag ninapuntahan nyo na. Kunyari, meron kayo napuntahan isang makasaysayang lugar sa San Fernando, meron po sila dyan na sticker na proof o pruweba na nakapunta na po kayo doon. So pag nalagay nila yung sticker, ibig sabihin nakapunta na po kayo sa lugar na yun. At napakaraming lugar po ang pwede nyong puntahan sa San Fernando, Pampanga. Yan po, at ikutin po muna natin yung istasyon na ginawa na nilang museo para makita nung mga ibang turista or yung mga ibang bibisita yung kasaysayan ng lugar. Yan. Kita nyo naman, na-preserve nila yung mga ibang litrato o ibang gamit. Nakita nyo rin a while ago na may kausap po akong isang lalaki. Siya po yung parang pinaka-caretaker o parang nagiging tour guide na rin sa lugar na yun, no? Marami siyang sinabi sa ating mga sekreto tungkol sa lugar na to at yung ilan ay pwede natin ibahagi maya-maya. As of now, ikut-ikutin muna natin para din po sa mga tao or sa mga viewers natin na hindi pa nakakarating dito na makita nyo rin yung lugar. Yan, oh, yung mga utensils nila, oh, nandiyan pa. Oh. Yan, pati yung mga old money na ginagamit noong panahon na yon, yan, naitabi nila. At ngayon, nakikita po natin. Yung istasyon nga pala na to, sinarado kasama ng iba pang istasyon ng PNR North Rail noong 1988. So medyo matagal-tagal na po itong sarado.
at na nag-research po tayo tungkol sa mga istasyon na kasama nito, nakahanay ng istasyon ng San Fernando. Yung iba po eh parang nasira na o nawasak na. Tanging ang Tutuban Station at ang San Fernando Station na ito ang nananatiling nakatayo. Yan o, yung mga lumang coins o. Most probably during Death March to, no? O kaya nung bukas pa yung istasyon ng train. So marami tayo nakikita dyan. Yan. Medyo pag nandyan ka sa loob, no, makikilabutan ka, no? Kasi nakikita mo yung mga nangyari sa loob na yung lugar na yan. Ayan, yung mga kaganapan noon na nakasulat sa mga litrato. Talagang pag nabasa mo, eh, makakaramdam ka ng ano eh. Konting lungkot eh. Sa mga sinapit ng mga kapwa natin Pilipino noon. Ayan, no? Yung mga ano, buti hindi sumabog yung isa na yun, no? At buti hindi po natin inabot ang mga panahon na yan. Yan yung ticket. Malamang sa mga sundalong Hapon yung mga sombrero na yun. So nakakatuwa at na-preserve pa nila yung mga ganyang klaseng mga ano, no? Medalya, litrato. So yung mga bagay-bagay na noon pa at naitabi nila para ipakita sa atin ngayon. At yan po ang ibang mga lugar na pwede natin dalawin sa San Fernando, Pampanga. Kagaya nung nabanggit ko po kanina, no, yung tungkol sa passport, yan po. Pag napuntahan nyo po yan, mayroong sticker po yan at lalagyan po ng ating mga tourist guide dito. Yan. Yan po yung mga ano, pako at bato na at kahoy na mga nakalagay sa reels na noon. Ayan yung bricks, oh. Markings pa, no? At yan po yung mga ibang dating larawan ng istasyon. Ang ganda pa, oh. Nakakalungkot na tanging ito na lang po sa ilang mga istasyon ang natira at na-preserve ng ating pamahalaang bayan. Gamit siguro ng mga sundalo natin yun. Bataan Death March. Sa mga hindi rin po nakakalam, no, ang Bataan Death March ay yung pagpapalakad ng mga sundalong Pilipino at Amerikano mula Maribeles, Bataan hanggang sa dito nga sa San Fernando Station. Wala sa kanila man ang pinapakain o pinapainom, kahit yung iba sa kanila namatay sa daan. Iba, wala rin silang awang pinagpapalo. Kapag nagpapahinga, napilitan din daw mga sandalang ito na inumin ng tubig ng imbornal.
dahil sa matinding pagkauhaw at pagkagutom. Kaya lahat po yan eh, nagdanasan ng mga nakasali sa Death March. Yan po, oh, yan po sa litrato na yan na papakita ng simbolo na dito po nagtapos yung Death March. Ikot-ikot po muna tayo uli. Para sa mga viewers na hindi pa nakakapunta rito pa, ma-witness nyo na po yung lugar. Kung wala man lang kayong kapasidad na makapunta rito dahil malayo po kayo, ayan po. Inilalapit na po namin sa inyo upang inyong makita. Napakaganda niya pa, no? Kahit na napakatagal niya ng ito yun. So ayan, ayan po yung Death March. Madami rin po namatay dyan. Ibig mo sabihin, ito lahat mga pupuntahan, dapat puntahan to? Para mga lagyan ng sticker? Ano lang, parang selfie, nakatunayan. Ah, oo, ang ganda. Tapos balik ka uli sa akin, ako yung maglalagay din ulit. Ay, gano'n? Titignan ko lahat yung... Ah, dito bali dito lahat pupuntahan? Oo, dito lahat yan. Meron yung sticker? Dito rin sa akin. Ah, nasa yung lahat. So ito, nilagay mo. Kaya napuntahan na. Kaya napuntahan nyo na. Oh. May, kaya sa likod, di ba may parang kalesa. Kaya may guidelines dito sa likod. May address ba yung mga yan? Meron. So, ang mga to, kalesa. Kahit tumabi ka lang sa kalesa, pagkatapos picture, kahit hindi ka na sumakay. At least, so, may sabihin. Ba? Nandun. Yan, may bata. Hindi ako pwedeng interview yan dahil, ibig sabihin, hindi ko nadagnan yun. Kaya kumuha ako matanda. Yung mga veterans na tinatawag na hukbet, yan, hukbong veterans. Ba yung USAPE veterans? Ang USAPE veterans, ano, USA, ano yun eh. Talaga sundalo sila. Hindi ka mukha nung ano, yung hukbet na tinatawag, bali ano yun eh, hukbong veterans. Kasi naman, wala naman NPA. Di ba, tinatawag yan, guerrilla. So, ang ibig niyo po sabihin, kuya, itong bato na to, dito yung huling Death March mula sa Maribelas, Bataan. Ayun dito yung lapid ah. Nilagyan na lang ng huli ng kilometer para malamin yung napuntahan nila. Kilometer 1. Sino yung mga lapid na yun? Ayan, mga rin yan, mga official din. Yung mga kayo. Bali maka-veterans din yun. Ay, buto pa. Ay, buto pa. Ay, baligtad. Sa ano, mga POW, mga prisoner support. Meron na rin yung nangihina. Kaya parang dyan rin binilibing. Yun yung mga... Hindi, itong pinatatayuan natin, puro ano pala? Ang lugar na ba? Anong pangalan mo kaya? Jonathan. Dennis po. Kung may YouTube channel po kayo, baka nanonood kayo YouTube, right and roll po kami. Nandun ka. Makapanood po kayo. Yan yung kwento mo. Yun nga. Marami din binibili. So, marami rin binibili dito. Then, sa ilalim ng bato. Dito pala yung dito. Kaya po, yun nga, yun ang pinakamarkyan na. Ano lang yan. Para malaman na tayo ang gahalan. Para end of point na ano dito. Kasi yun, oh, talaga ikukulong nila sa ano, sa marita, sa tarlac, ang ordinary tarlac. At dito po sa bahagi ng video na ito ay minabuti ko na po i-mute si Kuya, no, dahil meron siyang mga bagay na sinasabi sa amin na sa palagay ko ay sikreto at hindi na po kailangan malaman ng iba. So, nirespeto ko rin po ang mga sinasabi niya para hindi na rin po kumalat sa iba. Kung gusto niyo pong malaman kung ano pong mga nangyayari dyan sa tinuturo niya, maaari lamang na kayo na lang po magtanong sa kanya. Dahil siya po ang may authority, sa tingin ko na
magsalita tungkol sa mga markings na pinakita niya sa atin. At yan, sinamahan niya po ulit tayo sa loob para ipakita kung ano yung mga nangyari dyan sa loob na yan at kung ano pa yung mga ginagawa ng ibang tao. Inabuti na namin pong manahimik na lang at yan, para sa inyo na lang po yan kung gusto nyo malaman kung ano po yan. At ayan po ang anak ni Josephine Bracken na naging asawa ni Jose Rizal na pinakita sa atin ni Kuya na, na bumisita po sa kanya. Alright, hanggang dito na lang po muna uli. Samahan niyo po kami sa susunod na video. Mag-iingat po tayong lahat. Peace!